Hey guys, kumusta ang araw nyo ngayon? Good day and good morning, good evening sa mga katindera at tindero ko dyan. Ako naman ay kakatapos ko lang mag-display ng mga chicheria and fulfilling na mapuno yung pinto namin ng mga chicheria. And ang isi-share ko sa inyo ngayon ay about sa paluwagan. So, sinong makarelate dyan? Sinong sumasali sa paluwagan? Ayan, paano nyo ba na-handle yung paluwagan? I mean, nasi-short ba kayo sa pagbayad yun ng paluwagan? Siyempre, yung makarelate dito yung mga may paluwagan at saka yung may hinuhulugan. Pero, ang topic natin ngayon ay hindi hulog sa bumbay or hulog sa lending at kung ano paman. Ito ay hulog sa paluwagan kasi wala naman akong mga kautangan. Hindi ako mahilig mag-utang. Ano ako dun? Allergy ako sa utang at saka sa mga mamahaling bagay, diba? Dal Austria. So, pag-usapan natin ngayon yung sa paluwagan kasi sinali ako sa paluwagan ng mga kaibigan ko dito, may mga negosyo din, may mga wholesaler, may mga panindang kung ano-ano pa. Basta may mga business yung kasali dito. May mga sari-sari store, may tindang niyog, mga tinapay, at yung mga tao doon sa palengke namin na may mga business. So, yun. Kami-kami yung mga kasali doon sa paluwagan na yun. So, tuloy na natin guys. Medyo na-distract ako kasi yung bumibili hindi umaalis. Naririnig niya ako nagsasalita. Nakikinig siya. So, yun na nga. Yung paluwagan na to, medyo matagal ko nang naririnig na sila na grupo ay may paluwagan. So, okay naman yung pag-flow ng paluwagan nila. Walang pasaway at walang matigas ang ulo. So, yun naman yung gusto ko. Dati, hindi talaga ako sumasali sa mga paluwagan. Meron lang ako isang beses na nasalihan. Nung high school lang yata ako. Pero, nagkaayawan din. Akala ko kasi kung ano lang yung paluwagan yun. And parang, nung una, ang hirap niya intindihin. Yung parang feeling ko, pag nakasahod ka na, okay ka na, hindi ka na magbabayad. Yun pala, magbabayad ka pa hanggang sa lahat ay makasahod. Na. So, for example, sampu kayo lahat dun sa paluwagan, kailangan matapos muna na sumweldo yung sampu bago kayo mag-stop ng hulog. So, advantage yung nasa unahan. No? Pero depende naman yun eh. Ang iba sa kanila ay kumukuha ng tigda-dalawang number, tigda-tatlo, lalo na yung mga wholesaler. Kasi syempre, afford nila. So, anyway, 2,000 pesos pala ang hulog every Monday. So, once a week. So, paano ko ba hinahana, paano ko ba ginagawan ng paraan yung 2,000 pesos in one week? Syempre, bawas din yun sa binabawas ko sa pagkain namin, di ba? Para hindi ako mahirapan sa paghulog. Actually, kakai-start lang namin. Magtatatlong hulog pa lang kami. So, pinag-isipan namin na mabuti kung sasali. Kasi ito yung first time bali na sasali kami sa paluwagan. Pag natapos daw to, aabot na sa 84,000 kung successful. Ayan, and sesweldo pa ako ng mga April daw. April ba yun? Hindi ko alam kung kailan ako sisweldo kasi hindi ako nasali sa bunot. Parang inanol, sinali na lang ako, hinabol na lang ako ng ganun nung kaibigan ko ngang wholesaler. So, di sumali ako 2,000 every week. So, para sa mga nahihirapan dyan na kung paano nila sila maghulog sa paluwagan, ang ginagawa ko ay ganito. So, syempre mabigat ang 2,000 para dun sa maliit kumita. So, ang ginagawa ko ay 2,000 pesos, diba? Once a week maghulog. So, ilang araw ba meron sa isang linggo? Diba? 7 days. So, 2,000, i-divide natin ngayon siya sa 7 days. So, every day, kailangan mo maghulog or kailangan mo magtabi ng 285 pesos or 286 pesos para at the end of the week, meron kang 2,000 pesos na maiipon. So, hindi ka na mahihirapan pagdating ng hulugan. Kasi, importante kasi yun guys na advance ka magbayad or nasa tamang araw ka magbayad. Mapapaluwagan man yan or mapautang yan. Kasi, hindi lang ang kapag na-delay ka kasi para sa akin, yung trust yung mawawala. Kahit gaano man yan kaliit. Huwag mong idadaan sa limot-limot yan. Siyempre, ano na din yan sa topic na utang. Wait lang. Sorry guys, nade-distract ako sa dumadan kasi tumitingin din kasi sila. Nagbablog si Ibon. So, ayun. Ganun yung gagawin nyo, guys. Para hindi kayo mahirapan. Kailangan yung hati-hatiin yan. So, ganun nga. 2,000 pesos. I-divide mo lang sa 7 days kasi 1 week naman. So, 286 pesos ang kailangan kong itabi araw-araw para hindi ako mahirapan. Pagdating ng Monday. So, Monday po yung bayaran namin. Ganun din sa, may mga nagtatanong kasi dyan eh, kung nangungupahan sila ang swerte ko daw kasi hindi ako nangungupahan, samantalang sila, may monthly silang binabayaran na 3,000 or 5,000. So, example ha, nangupahan ka ng 5,000 pesos. So, 5,000 pesos, i-divide natin yan syempre sa isang buwan which is 30 days. So, kailangan
5, tama ba to? 166. 5,000 divide 36. So, ang liit lang ng kailangan mo ipunin. 166 pesos lang araw-araw ang itatabi mo para pagdating ng isang buwan, pagdating ng katapusan, ay may pambayad ka na dun sa kupa mo. So, alam nyo, kapag binibigla yung isang bagay, masakit talaga yun. Diba? Mabigat yun. Pero kung unti-untiin mo siya, gawa ka ng diskarte kung paano ka na hindi mahirapan, kaya naman, 166 a day is maliit lang yun. So, mag-ipon ka araw-araw para pagdating ng katapusan, hindi ka mahirapan sa bayarin mo, diba? Ganon din sa kung saan man yung ibang pagbabayaran mo. Tulad sa ahente ko ng Winston, nabanggit ko din to sa vlog ko kahapon, hinahati ko din yun. Example, may utang ako ng 4,000. Every 2 weeks kasi sila pumupunta. So, 4,000, i-divide ko yun sa 14 days. O, kailangan kong magtabi ng 285 isang araw para pagdating na maniningang sila, hindi ako mangangamote kung saan ako maghahanap ng ibabayad sa kanila. Ganun lang yung diskarte ko, guys. Napakadali lang gawin kung iaano mo. Syempre, kailangan mo rin disiplinahin yung sarili mo na araw-araw, everyday, kukuha ka na agad ng 166. Maliit lang yun. Alam mo, hindi mo maano yun. Hindi mo mapapansin yun. At saka magaan sa loob kapag pagdating ng bayaran, nababayaran mo yung lahat ng mga kautangan mo. Maliit man yan o malaki. Kasi importante yung trust, guys, ay huwag nyo talagang sisirain. So, yun lang yung share ko ngayon sa paluwagan. Paano kayo maghulog ng paluwagan nyo para hindi kayo mahirapan? So, sa akin, ito ay first time. Yan, medyo challenge to sa akin kasi bukod sa nagtatabi ako ng pagkain namin araw-araw, nagtatabi ng konting ipon, ito yung nadagdag, diba? 286, kailangan ko siyang itabi araw-araw. So, ang gagawin mo, kailangan mo pa magsipag, mag-display ng mga paninda, kailangan laging may tao sa tindahan, kailangan nakikita ka lagi ng tao, ng customer na nandyan ka para alerto na mabigay agad yung gusto nila. Kasi yung ibang customer kasi ay maarte din, ayaw nila yung matagal sila maasikaso. O diba, kahit ikaw, ayaw mo din ng matagal ka maasikaso eh. So, yun lang, guys. Thank you pala sa sumuporta dun sa isa kong YouTube channel. Ayun, ang Ibon Bautista Vlogs. Pinaitan ko na yung name niya. Thank you very much, guys, for watching. Shoutout pala, guys, dun sa isa kong viewers na ginawa daw niyang teleserye yung vlog ko. So, parang na-pressure ako na kailangan may vlog ako araw-araw. Si Christina Perez Pascua. Thank you very much. Alam mo ba, para ako nanood ng teleserye sa TV kasi araw-araw kita inaabangan sa YouTube mo. So, nakakataba ng puso yun and nakakakilig. Thank you din kay Ma'am Ethel Maligrito, kay Fabrine Baltasar, kasi sabi ni Fabrine Baltasar, or parang ako, pag gising ko nun, bukas agad TV para panoorin ka. Si Aileen Alonte, si Miss Karen, si Karen po ay, Ma'am Karen ay napakagandang babae and meron din siyang sari-sari store. Si Kuya Cesar Salak naman, isang organic viewer. Sis Yvonne, ang pagbabalik ko sa iyong vlogs ay kusang loob kasi sa bawat payo mo ay lalo akong nasasabik magkaroon ng sari-sari store. Ikaw po ang kauna-unahan kong napanood sa YouTube kaya nagkaroon ako ng interest sa negosyo. Thank you very much, Kuya Cesar. Si Anna Fee Bakumo. Hi, Miss Yvonne. Ang gamo talagang, galing mo talagang mag-vlog. Super inspiring at jolly ang mga vlog mo sa YouTube at madami ka ring tips na ina-apply ko na rin sa aking munting tindahan, sabi nyo. Si Anna Fee Bakumo. Marami na rin kasama nakitang vlogs about sa tindahan pero sa'yo talaga ako nainganyo. Salamat po sa tips. Yung taga-Agusan del Sur. Thank you very much po, ma'am. Si Rochelle Licious Yambe naman. Wala kayo sa akin. Pagmulat ng mata ko, pagkagising ko, si Yvonne agad dinahanap ko. May mas titindi pa ba doon? So actually, guys, si Rochelle ay napagkamala ng tomboy. Pam-pam naman to, shoutout kay Jerry, best friend ko to. Wala kayo sa akin, hanggang ngayon nag-iisip pa rin ako, paano niya ako malilibre? And kay Mary Beth Selva, yun, Me Too Idol. Kay Juliet Masudo, ako din always watching your vlog, palagi ko din inaabangan ang premiere mo, God bless. So sila lang yun, guys, yung mga nag-comment dun sa Facebook post ko. Ayun, thank you very much po. And shoutout sa Team Kapi ko, sa lahat ng nagsubaybay sa akin, kay Roy Mark, kay Sir Jed Seya, Ma'am Penn Middleton, magpagaling po kayo. Ayun. And Kuya Dave, Ate Rose, Kuya AJ, RJ, and Madam Tisay, Paparoni, Rochelle. Ayun. Thank you.